ang mga taga-Tacloban kay Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City. Mayor Alfred, magandang gabi po. Good evening po. Magandang gabi po. Si Jerry Baha po ito sa DZMM. Kumusta na po kayo dyan, Mayor? Dalawang taon matapos ang Yolanda, kumusta po ang Tacloban? Medyo nga ito. Mabuti nga, nag-anniversary para mapag-usapan uli ano ba itong mga problema dito dahil totoo po yun. Narinig ko yung sinabi nyo na marami nagre-reklamo na hindi pa sila nakatanggap. Kakatunayan, totoo nga yun. Kasi ho, alam nyo, nag-release na kasi ang national government ng emergency shelter assistance. At humingi ng mga pangalan sa amin noon. Nagbigay naman kami ng pangalan ng mga lahat na nasalantan. Ang problema, after about a few months, humingi ng bagong listahan kasi pinatanggal nila yung mga pamilya na nasa danger zone. Okay. At hindi sila makakatanggap. So binago na naman namin yung listahan. Pagkatapos, the third time, humingi uli ng bagong listahan. This time, tatanggalin naman din daw yung mga government employees that are may earning more than 15,000 a month. So we had to revise again our list. Ang problema kasi dito, ang sinasabi namin, yung mga nasa danger zone, saan namin ilalagay sila? Hindi nga natin sila tinutulungan, in-extend ninyo dun sa tulong dahil nasa danger zone din sila. Wala naman silang lilipatan. Pagkatapos, yung pinangako ng mga bahay ng mga itinatayo, may 10% hindi pa nga nagagawa. In fact, there's only about 500 houses that are completed. Ang problema, itong mga report na to, mukhang hindi umaabot si Presidente to. Dapat magpadala ng special team siya dito. Tingnan niya kung ilan ba talagang bahay ang natapos. Teka muna, Mayor, bago natin puntahan yung pabahay, yung bahay, binanggit din nyo may mga nakatatlong revise ng revision ng list. May pinatanggal yung mga naninirahan sa danger zone. Sumunod, ano yung pinatanggal ng mga government employees? Pinatanggal yung mga government employees na earning, meron silang sweldo na lumalampas or umaabot ng 15,000 a month. Excluded din sila doon. So, hindi sila bibigyan ng emergency assistance? Shelter assistance. So, paano ho ang gagawin? Paano ho yun? Mga gano'n ho karami itong mga natanggal sa listahan na ito? Ay, malaki ho. In fact, more than 50% ang natanggal dyan. Lalo na yung mga nasa danger zone. Malaki yung natanggal dyan. Kaya halos mahigit kalahati ang natanggal dyan. Mga ilang pamilya ho ito, Mayor? Libo ho ba? Abot ho ba ng libo ito? Abot ng libo yan. In fact, more than 3,000 families already are in the danger zone. And they are exempted. They cannot receive ESA. Kaya yun ang clamor ng mga tao. Kasi pag binigyan sila ng emergency shelter assistance, in turn, pwede naman yan maako sila na hindi naman nila tatayo ng bahay in danger zone. Sa iba sila, na lang. Pwede na sila lumipat. Pero at least, may panggastos na sila. Makatayo na sila ng bahay elsewhere. Nasaan ho ngayon yung mga yan? Yung mga natanggal sa listahan na yan? Nandyan ho sa danger zone. Yun ang nagre-reklamo na hindi na sila nakatanggap ng tulong. Ayun. Kasi nga, in-exempo sila Nako, ganun ho pala. So nasa 3,000 nasa danger zone 3,000 tapos yung mga government employees na sobra ng magkano ho 50,000? 15,000 naman. Ang mga ilang libo din ho yun na pamilya. Siyempre pag government kasama dun sa national government officials, local government officials, lahat ang nasa gobyerno. So marami-rami din yun. Okay. So ganun ho karami ang hindi nakakatanggap ng emergency shelter assistance diyan at doon naman sa bibigyan ng assistance kumusta binibigyan ng assistance ng national government, kumusta ho ang kondisyon nila ngayon? Ang kondisyon naman nila mas maganda naman yung kondisyon nila kasi nakatanggap sila ng shelter assistance. Kaya at least malaking na itulong sa kanila yon. Malaking tulong yon. Okay. Ayan ang problema because even those in the danger zone, pinagbabawalan na ng relief goods. Pati ho relief goods? Kasi talaga, oo, pinagbawalan yun . Yun ang naging problema. Yun ang nire-reklamo ng mga tao sa amin. Pero sabi ko naman, alam mo, ang problema dito, hindi naman kami ang nag-a-approve . Sinasubmit mo lang yung listahan. So talagang kailangan tignan ito. Ako naman, mahirap naman magsalita po.
Siyempre, na nadadala sa politika eh. Sana hindi naman ganoon. Sana ayusin na lang yung problema kasi nakakaawa na rin sa mga tao eh. Oo nga ho. So we can work with them. Because mahirap yung noon, gustong-gusto man nila lumipat eh. Kasi naniniwala naman sila na sa pangako na lalagyan sila ng mga bahay at mm-hmm. tulungan naman sila. Eh, nangyari ngayon eh, nakita natin eh, halos wala pang 10% yung natapos. Eh, nagulat nga ako sa mga report na lumalabas na marami daw bahay natapos eh. Hindi naman ilan ganun yung nangyari. Ilan ho ba talaga natapos na dyan sa Tacloban mismo, sa inyong syudad, na permanent shelter na ipinatayo ng gobyerno? Yung pinatayo ng gobyerno, maabot pala ng 500. 500 pa lang? Yun ang nalilipatan nila. Uh-huh. Kasi alam mo yung naging problema po dito, maraming technically natapos, pero nung binisita ng mga engineers, nakita nila maraming substandard. Kaya maraming inulit-ulit, kaya tumagal ng tumagal eh. Naku, Mario, yun ang katotohanan dyan. Kaya yun ang naging problema. Mm-hmm. Kaya kami naman sa local government, hands off naman kami dyan dahil hindi naman kami ang nag-i-implement yan eh. Sila ang nag-i-implement. Oo. Uh-huh. Kaya nahihirapan naman kami. Kaya sabi nga nila dito, pagka nagkakamali sila, parang kasalanan namin. Ano ba itong sistemang ito? Uh-huh. Dapat in partnership na lang with the local government. In fact, we can even build those houses much faster. Mm-hmm. But we don't have the resources. Kasi billion naman yun eh. Marami yun eh. Mm-hmm. Oh. Okay. Meron pa ho bang mga nakatira sa tent dyan sa inyo sa Tacloban? Sa tingin, sa ano namin, wala naman. Oh, mabuti naman. Halos wala naman mga... Pero sa mga bunkhouses, yun po ang marami pa. Sa mga bunkhouses, nandun pa sila. Yung iba, nabawasan na, paunti-unti. Pero yun din ang problema kasi yung mga ibang natapos na permanent mga houses, eh wala naman mga tubig. So yun ang isa pang problema. But we, Maria, sinama ho nga namin yan sa master plan eh. Sinama namin yan, yung hininga namin ng tulong eh. Kung mahanapan nga, sana magkaroon ng PPP dito na may pumasok na malaking kumpanya at mag-invest na lang sa tubig. Sa tubig, uh-huh. In partnership with the government para maayos itong tubig na to. Kasi po, yung ilalagay na bahay doon, umaabot ng 14,000 houses, that's already about 70,000 people. Eh, mahirap naman yung ang gusto nila, pangsamantala, nagdi-deliver kami ng umaabot ng 100 tons of water a day. Mm-hmm. We cannot sustain that because mahirap naman yung gawin, lalo na potable yan. Uh-huh. Mahirap naman yan, that's not a sustainable program. Tama po yun. Mahirap yung ganun. So ito yung tinutukoy ninyong walang tubig, ito ho yung 500 units na nalipatan na permanent shelter. Opo, yun. At saka pati yung binagawa nila, kasi sa area na yun, wala talagang tubig dun eh. Mm-hmm. Yun ang problema. Ang problema kasi yung distribution, may source naman eh. Distribution lang talaga ang problema. Eh, hindi naman pwede ho tayo mangako sa mga tao at sasabihin namin, magdi-deliver kami ng tubig dyan. And then, pag lumipad na sila, after 6 months, 8 months, hindi naman mapapagkatiwalaan yung balon na yan o yung well. Eh, baka biglang matuyo yan. Eh, anong mangyayari sa kanila? Oh. So, kailangan ho talagang may mamuhunan dyan. Sa Tacloban lang ho, ilan hong permanent shelters ang ipinangako sa inyo dyan ng national government? Pinangako initially about 12,000 permanent shelters. Naku, napakalayo pa pala. 12,000 pero 500 pa lang ngayon ang natapos. Yun ang sinasabi natin na livable. Yung livable, yung 500. Kasi katulad yan, may mga ibang houses tinapos nila, gumawa ng septic tank. Yung septic tank, 2 feet deep, natural, nag-overflow. So, mahirap naman pabalik-balik. Alam nyo, pag nawalan ng tiwala yung mga tao sa gobyerno na pinapangakuan natin ng tama na bahay, paglipat nila doon, mag-overflow yung septic tank, kung ano nang mangyayari. Aba, hindi na kami paliniwalaan. Hindi na talaga sila lilipat. Pangalawang taon na ho ito, Mayor. Sabi nyo, hindi ho nakakarating kay Pangulong Noynoy ang tunay na sitwasyon dyan sa Tacloban? Nagulat nga ako nung sa zona, nung binanggit na libo-libo mga bahay ang natapos, hindi naman yun ang nangyayari dito. Nako. Well, sino hong pwedeng kausapin natin? Maghihintay na ba tayo ng susunod na presidente dyan para matugunan ang problema ng mga nasalanta sa Tacloban? Ang ginawa ho namin, para alam nyo, ay
talagang sinulatan na namin at siging contact naman namin at gumagawa ngayon ng study ang iba-ibang mga water companies like MANILA and MANILA Water. Anyways, and they're doing a study and we will get an answer in a few weeks because sila lang hinihingi namin ng tulong na kung pwede, eh ba yung mag-PPP na lang with the city government at kami ngayon ang tutulong. In fact, ano nga ako dyan eh, dahil humingi ako ng tulong, may sulat nga ako dito, nasa harapan ko. Sumulat nga yung World Bank, binibigyan kami ng magandang loan. Eh, pagkatapos eh, parang sinasabi ngayon ng NEDA eh, wala naman daw katotohanan yung loan na yun. Dabi, ewan ko, sino naman nagsasabi ng totoo dahil nandito yung sulat sa harapan namin, binibigyan sana kami ng 2 billion na loan, tapos 90% grant, hinanapan na namin ng financing. Kasi wala, sayang ho yung mga bahay at investment na nilalagay ng national government yan kung wala naman tubig. Nako, yun ang ni-raise namin ho na issue. Nakalulungkot naman ho itong sitwasyon nyo dyan. Mayor, makikipag-ugnayan ho uli kami sa inyo ho at mukhang kulang na kulang ho ang panahon natin sa pag-uusap pa lang sa problemang yan, sa napakalaking problema ninyo dyan sa Tacloban at mukhang kailangan talaga ng pansin, ng atensyon ng national government. Dahil alam naman natin na kayo'y kulang na kulang pa rin sa kakayanan. Hindi pa rin kayo makakabangon sa inyong sariling income ang Tacloban dahil sa laki nga ng pinsala dyan sa inyo nang nangyari. Mayor, salamat po at kami makikipag-ugnayan ulit at sa maaaring makapagbigay din ng kung anuman tulong ang may babahagi ng ABS-CBN sa inyo.